mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, mga tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na ang nagtaksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at sa Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat taglay niyang kapangyarihan makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagsiyo po muna lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin sa ating misa ang kapistahan ng 2 apostol, si San Simon at si San Judas Tadeo, o mas kilala natin sa pangalang Saint Jude. Ang 2 apostol na ito ay inalay ang buhay para sa mabuting balita. Ba't kaya nila ginawa yon? Bakit nila binigay ang sariling buhay, sariling dugo para sa mabuting balita? Dahil mahalaga sa kanila ang mabuting balita na narinig nila mismo mula kay Jesus. They value God's word. Kaya pag meron mga desisyon na maglalayo sa kanila sa salita ng Diyos, ay hindi nila sinasangayunan yon. Tinatalikuran nila at naninindigan sila sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nanindigan sila para kay Kristo. Maganda rin po no sa atin bilang mga Kristiyano ngayon sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng 2 apostol na ito ay inaampaanyaya sa atin na ang salita ng Diyos na ating narinig, ating pinagdinilayan sa loob ng misa, ang ating binabasa kahit sa ating mga libreng oras, ay ating isabuhay, ating panindigan, ating ibahagi. Dahil nakikiisa tayo sa misyon ng mga apostol, sa misyon ni Kristo na ang mabuting balita ay hindi lang sana manatiling para sa atin lamang. Pero ang mabuting balita ay binabahagi din natin sa iba.
Hindi ba ito ang ginawa ng mga apostol? Mula sa pagkarinig sa mabuting balita, hindi naman nila sinabing, oh, para sa akin lang to, ako lang to, it's between me and God na lang. Hindi. Ang mabuting balitang kanilang pinakinggan, sa muling pagkabuhay ni Jesus, sila ay nagpunta na sa iba't ibang lugar. Ipinahayag ang mabuting balita na kanilang narinig kay Jesus. Kaya maganda rin paanyaya sa atin, ang mabuting balitang ating naririnig, ang mabuting balitang ating pinagdinilayan, sana ay ibahagi din natin sa iba. Lalong-lalo na ho sa inyong mga anak, mga pamangkin. Simulan ang pagpapahayag ng mabuting balita sa inyong pamilya at sa inyong tahanan. Doon po tayo kayo pinapadala bilang mga Kristiyanong magulang. Ipahayag ang mabuting balita doon. Kung ikaw ay may mga kaibigan, katrabaho, doon ka naman pinapadala ni Lord para ipahayag ang mabuting balita kung asan ka man ngayon. Oo, may ibang tinatawag na ibahagi ang mabuting balita sa iba't ibang lugar. Pero tayo, lalo na sa mga magulang na naririto, sa mga nagtatrabaho, mga empleyado, kung asan ka ngayon, doon mo ibahagi ang mabuting balita. Kasi kung gagawin natin yon, ang taong nagbabahagi ng mabuting balita ay lumalago din sa kanyang pananampalataya. Ang taong nagbabahagi ng mabuting balita, lumalago din sa kanyang pananampalataya. Kaya kung gusto mo din lumago ang pananampalataya mo kay Kristo, ipahayag mo at ibahagi mo ang mabuting balita na iyong naririnig. Simulan ito sa pagbabahagi. Hindi lang ikaw nagbabahagi, pero ang Diyos din ang kalakbay mo, kasama mo. At ang pangako ng Diyos sa atin, ang tao nagbabahagi, pinalalakas ng Diyos ang pananampalataya niya. Di ba minsan gusto natin hilingin, Lord, palakasin niyo ho yung pananampalataya ko. Patibayin niyo yung pananampalataya ko, Lord. Kung yan ang panalangin mo, simulan sa pagbabahagi sa mabuting balita, sa iyong kwento tungkol kay Jesus, ibahagi ito. At sigurado ako, ang iyong pananampalataya ay lalago. Ito po ang ating baon at pwedeng matutunan sa kapistahan ng dalawang apostol na ito, si San Simon at si San Judas Tadeo, na binigay ang buong sarili, inalay pati buhay para sa mabuting balita. Tayo din po mga Kristiyano ay iniimbitahan na makibahagi sa misyon ng mga apostol, ang misyon ng pagbabahagi ng mabuting balita nang maakay natin ng iba palapit kay Jesus. Maakay natin ang kapwa natin, mahal natin sa buhay, ang sarili nating pamilya, dalhin palapit kay Jesus. Ibahagi si Jesus sa kanila. Amen.